Sinampahan ng reklamo sa Ombudsman ang chairman ng COMELEC dahil sa pagkiling umano sa kumpanyang napiling mag-supply ng election system na gagamitin sa 2025. Tugon nito, nililihis lang ng nagreklamo ang atensyon palayo sa maanomalya umanong 2016 election system na iniimbestigahan ng COMELEC. Nakatutok si Joseph Moro. Reklamo ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang isinampa ni dating Congressman Edgar Arise sa Ombudsman laban kay COMELEC Chairperson George Garcia, gayon din laban sa pitong iba pang opisyal ng COMELEC na mga miyembro ng Bids and Awards Committee. Alegasyon ni Arise, pinaboran umano ni Garcia ang Miro Systems Company Limited at kasama nitong kumpanya para mapunta sa kanila ang 17.9 billion pesos na kontrata para sa automated election system na gagamitin sa 2025. Ayon kay Arise, hindi umano dapat nagpabid ng bagong kontrata dahil may kontrata pa sa Smartmatic para i-refurbish ang mga ginamit na vote counting machine o VCM noong 2022 elections. Dagdag niya, binili na ito at pag-aari ng gobyerno at may warranty pa. Atin na yun eh. Diniklara lang nilang sira. Pero actually, pwede pa ang magamit. Kumiling umano ang COMELEC para ibigay nito ang kontrata sa Miro kahit wala pang opisyal na joint venture agreement at kahit wala pa umanong napapatunayan track record ang Miro. Hiling ni Arise sa Ombudsman imbestigahan at kasuhan sina Garcia sa Sandigan Bayan. Ang end goal natin dito, hindi magamit yung Miro system na yan sapagkat napakadelikado niyan. Hindi ko to titigilan hanggang makarating tayo sa impeachment. Ang issue sa track record at kwalifikasyon ng Miro nasa Korte Suprema na ayon sa chairman ng COMELEC. At pinangako po natin bilang pagrespeto at pagkilala sa jurisdiksyon ng Korte Suprema na hindi po tayo magsasalita na muna tungkol sa bagay na yan. Pagtatanggol ni Garcia, mas delikado kung mga lumang makina ang gagamitin sa 2025 midterm elections. Dagdag niya, binadyetan ng Kongreso ang pagpapalit ng makina. Halos lahat ng mga makinang naka-standby namin para doon sa eleksyon na yan, na sa pilot testing, ay pumalpak. So yung sinasabing paggamit ng mga lumang makina, madaling sabihin. Pero pag naandyan na, sino ang masisisi? Siya ba? Tingin ni Garcia ay nililiis lamang ni Arise ang atensyon sa ginagawang investigasyon ng COMELEC sa mga umuling mga anomalya sa pagbili ng automated election system noong 2016. In fairness sa kanya, hindi naman po siya partido doon. Subalit within the COMELEC, ay sa ating palagay, ay maaaring may mga tao na maaaring managot at may mga tao na kinakailangan pagpaliwanagin. Dagdag naman ang tagapagsalita ng COMELEC, inaasahan na nilang mga taga-COMELEC ang reklamo pero lahat sila ani ay naging tapat sa tungkulin sa bidding na ginawa umano ng naaayon sa batas at may full transparency. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.